Welcome sa panibago nating video tungkol sa solar. Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Solar Charge Controller o SCC. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa ating channel, ay pakiclick ang subscribe button at ang bell na katabi nito para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Maraming salamat. Ano ba ang trabaho ng Solar Charge Controller? So ang trabaho niya talaga ay i-manage ang charge ng battery. Sa charge controller, pwede rin natin makontrol yung mga load. Ganito yung simpleng diagram kung titingnan natin yung charge controller. Siya yung namamagitan sa battery natin at sa solar panel natin. Para hindi siya mag-overcharge. Pag full charge na, halimbawa walang tao sa bahay, meron tayong setup, hindi natin nagagamit yung load. Pero may araw, kahit maaga palang full charge na, hindi mag-overcharge yung battery natin. Sa ibang kaso, kaparehas nitong charge controller na to, meron din siyang terminal para sa load. So typically yan, 6 na terminal sa charge controller. Okay? Basta configure natin siyang tama, lahat ng charge controller ay merong setting. Palagi tayo mag-refer sa manual kung ano yung charge controller natin. Sa pagpili ng charge controller, ano ang mga dapat tingnan natin? Okay? Una, syempre, kung yung nakaraang video natin tungkol sa solar panel, ang solar panel naka-rating palagi sa watts. Ang charge controller naman, palagi yan, makikita natin amps rating. 20 ampere, 10 ampere, 30 ampere, 40 ampere, 60 ampere, ganyan. Battery voltage o system voltage. So, anong battery bank natin? 12 volt ba? 24 volt? Solar panel voltage. So, mamaya tingnan natin iba't ibang sample nito. Tsaka yung types of battery. So, typically sa off-grid ang battery natin, deep cycle. Pero sa ngayon, nauuso na yung lithium. Kaya, titingnan natin kung naka-lithium tayo, supported ba nung charge controller natin yung lithium. Tingnan din natin kung balak natin gamitin yung load terminal ng charge controller. Titingnan natin yung capacity. Angkop ba sa pinaplano nating mga load tsaka type. Okay. Yung type, PWM tsaka MPPT. Tingnan natin mamaya ang pagkakaiba nila. Tsaka yung pictures. So yan yung mga titingnan natin sa pagpili ng solar charge controller. Unang-una sa amp rating. So titingnan naman natin. Dito meron tayo dalawang example. So rated current. Charge current. Rated charge current. Itong nasa kaliwa, itong PWM na to ay 30 amps. Tapos itong nasa kanan, depende sa model niya. Merong 40 amp model, 30 amp model, tsaka 20 amp model. Ayan yung model nila. Meron din 60 amp model. Okay. Ito yung MPPT na SRNE. Rated working voltage. So kalimitan sa solar charge controller talaga, 1224 yan. Kapares nitong dalawang to, 1224. Ayan yung battery bank natin, no? Yung tinatawag nating system voltage natin. Yan. Pero merong mga 36 volt, 48 volt, meron pang 96 volt na mga system. Okay, maximum voltage input rating. Ito ang maximum solar input niya, 48 volt. Kasi PWM yan. Okay? Hanggang 48 volt lang siya, hindi niya na kaya i-handle mas mataas dun. Pero itong isan to, 100 volt, itong hanggang 40 amps model, tsaka itong 60 amp model hanggang 150. Yan yung maximum niya. Sa load capacity naman, ito, tingnan nyo to, mas mataas pa yung kaya nitong P30L na wind indication ko. 30 amps ang kaya niyang i-handle na load. Ito naman, 20 amps. Yung model 20 amp, 30 amp, 40 amps na charge controller, 20 ampere lang yung kaya niyang i-handle na load. Pati itong 60 amp, 20 amp dito. Ito yung sa load terminal, yan dalawang yan. Ito, dito naman to. Okay. So hanggang 20 ampere lang siya, hindi porkit 40 amps charger siya, kaya niya mag-handle ng 40 amps. Hindi ganun yun, 20 amps lang din ang kaya niya i-handle. Maximum na yan, so hindi rin magandang gamitin natin yan sasagad sa 20 amps. Okay? Yan yung kaya nilang i-handle. Hindi lahat ng charge controller merong load. Kapares nitong Victron na to, battery lang siya tsaka PB. Wala siyang para sa load. So itong sample natin, itong dalawang to, kasi itong dalawang to meron ako. Pero iba-ibang itsura nito. Typically yung PWM maliliit, MPPT malalaki, tsaka mas mahal. Ang ibig sabihin ng PWM ay pulse width modulation at ang MPPT ay maximum power point tracking. Tingnan natin kung anong pagkakaiba nila. PWM versus MPPT, presyo, efficiency, supported battery types, tsaka pictures. Sa presyo ng MPPT, halos 5 times talaga siya. Mas mahal talaga siya kumpara sa PWM. Ito ay MPPT rin, pero 100% peak MPPT yan. So, huwag kayong magtitiwala sa
itsura niya palang PWM yan. Sigurado ako dyan, okay? Ayoko manira ng produkto pero PWM yan, okay? Kahit basahin nyo yung feedback. Ngayon, buksan natin tong PWM. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba ng PWM sa MPPT. Okay, tatanggal ko na yung tornilyo nito. So, yan lang laman ng PWM. Itong PWM na to ay Windy Nation P30L. Heatsink na aluminum. So, maliliit na components lang. Ang MPPT, pag binuksan natin to, tanggal na rin to, meron siyang inductor na malaki. Kapares sa kapares lang nito. Malaking inductor. Ito yung back boost module. So, sa ganyang paraan, pag binuksan natin, dyan natin makikita kung 2.9 na MPPT. Hindi kapares ng mga ganong kaliliit na nag-claim na MPPT sila. Malamang fake yun. Pero, hindi natin masabi, buksan nyo rin kung gusto nyo makita. Isa ito sa mga katunayan na MPPT ito, na meron siyang malalaking inductor. Sa maliliit na, ito ay 40 amps, siguro sa maliliit na amperahe, isang ganyan lang, malaki. Okay? Malalaki rin yung kapasitor niya kung titingnan natin. Yun, meron ding kapasitor, pero maliliit lang. Tapos, pares naman sila, may heatsink. Mas malaki lang yung heatsink nito. Okay. Meron siyang wire kaya hindi matanggal lang tuluyan. Yun lang ang pagkakaiba nila. O kung paano natin mag-check kung tunay na MPPT siya. Sa efficiency naman tayo. So, ano ba yung efficiency? Ganito yung efficiency. Halimbawa, meron tayong 100 watt na panel. Si-charge natin yung 12 volt na battery natin. Kung 100 watt ang pumasok sa charge controller natin at 90 watt ang lumabas, ibig sabihin, meron tayong 90% efficiency yung MPPT natin. Okay? Walang 100% efficiency. Pero mas marami mas mababa pa dyan. Pag PWM, mas mababa. Ganito ang mangyayari. Halimbawa, itong 50 watts natin na solar panel, meron tayong 18 volt na BMP, 2.8 ampere ang IMP natin. Okay, kung hindi nyo alam kung anong ibig sabihin yung mga yan, meron akong ginawang video para sa solar panel. Gagamitan ulit natin siya ng power triangle. Pag ganito ang formula para makuha ang wattage natin, 18 volts times 2.8 amps equals 50.4 watt. Yan yung rating ng panel natin na 50 watt. Okay? Halimbawa, 11 volts ang battery natin. Battery voltage. Sa 12 volt battery yan, sabi natin pare sila 11 volt. Ganito yan. 11 volt, 2.8 ampere. Ito ang magiging wattage na lang. Ang gagawin ng PWM, ibababa niya lang yung voltahe ng solar panel na malapit lang, mataas ng konti sa 11 volt. Sabihin natin 11 volt lang. Example lang naman. So, 30 watt lang ang papasok sa kanya galing sa 50 watt na panel. Pero sa MPPT naman, ang gagawin niya, 11 volt din, ibababa niya rin dito. Pero yung sobrang voltahe, i-convert niya sa ampere, kaya mas tataas yung amperahe niya. Magkakaroon siya. Ito naman example ko lang, 49.5 watt. So, halos ganyan niya naglalaro dapat. Yan yung trabaho ng MPPT. I-convert niya yung sobrang voltahe sa amperahe. Hindi yung kaya ng PWM. Pag kinumpute natin dito, mawawala yung 7 volt. Pag minultiply natin yung 2.8 amps sa 7 volt, 19.6 watt. Ayan yung nawala sa kanya. Okay? Pag inad natin yan doon, ayan, 50.4. Ito yung na-generate. Ito yung nawala sa PWM. Pero sa MPPT, halos makukuha natin yung dapat. Depende sa efficiency niya. Okay? Yan naman yung sample lang sa 11 volt. Halimbawa, lobat yung battery natin sa 11 volt. Pero kung 13 volt, mas konti yung loss. Pero ganun pa rin, meron pa rin wasted. Kasi ang solar panel natin, ang nominal voltage niyang palagi, yung 12 volt panel natin nasa 18 volt. Kaya palagi merong tapon. Kaya dito pa lang, hindi natin makukuha talaga yung 50 watt na yan sa PWM. Kahit naman sa MPPT, hindi natin makukuha yan. Pero mas malapit dyan, 49, kahit 45, 43 watts. Maganda na yon. Okay? Pero yan naman, sample lang natin dahil yung panel natin ay nasa perfect condition. O perfect yung binibigay niyang voltahe at amperahe. Okay? Pero hindi rin naman magbibigay ng ganyan niya. Kaya mas mababa pa yan. So ito yung conversion efficiency ng MPPT. Kung titignan natin, ito yung 20 volt BMP. Sa 12 volt system to ha.
20 volt, tapos nasa 50 watt tayo, siguro nandito yung efficiency natin, nasa 94%, sabi natin 94%. Pero pag dito mataas, 95%, pag mga 150 watts siya. Okay, 550 watts, mas mababa pa sa 94%. So, ito yung wattage. Okay? So, yan yung graph. Supported battery. Ito yung flooded lead acid, sealed lead acid. So, pares lang yan. Ito lang yung tinatawag nating maintenance free. Gel type, tsaka lithium. So, typically, hindi kaya ng PWM ang lithium. Kalimitan yan. Pero tong MPPT, hindi ko sirado lahat. Pero tong model na to, kaya niya mag-charge ng lithium ion na battery. O LiPo4. Features. Temp sensor. So, tong dalawang charge controller ko na to ngayon, pares naman sila merong temperature sensor. Ididikit yan sa battery bank para nalalaman nila kung nag-iinit yung battery, kailangan nilang mag-cut off. So, mas magandang feature yun. Load control. So, pares sila meron. Ito, wala. Protection. Over voltage tsaka under voltage. So, pares naman sila meron sa load control. Meron sila parehas. Tsaka sa input din, meron din to. Nabasa ko. USB. So, pares sila walang USB. Hindi ka pares nitong maliit na to. Itong maliit kong charge controller, ito 10 ampere lang. Meron siyang slot para sa USB. Pwedeng may option para mag-charge ng cellphone o kaya mobile device natin. Mga 5 volt device natin. Okay. Connection. So, connection. Ito, itong PWM ko, walang connection to na Bluetooth. Ito, meron tong Bluetooth connection. Kala ko talaga built-in sa kanya. Yung pala, may binibili pang module. Okay, so, mas madali siyang iset up. Merong mobile application, tapos, mas madaling iset sa Bluetooth. Iba pang features na, charging mode. So, equalization. Ito naman yung pag-charge sa mga lead-acid battery. Itong PWM ko, wala yan. Itong Victron, malamang meron to. Tsaka itong MPPT na to. Itong SRNE na charge controller na to. Meron din yan. Yung equalization, yan yung para sa lead-acid battery yan. Yan yung, kasi yung lead-acid battery, anim na slot yan. Every slot niyan, 2 volts. Sa katagalan ng panahon, nagkakaroon niya ng unbalance o hindi na pantay-pantay yung voltahe nila. Ang ginagawa na sa equalization, bagya silang in-overcharge ng ilang oras para mag-full charge lahat ng operasyon ng battery, ng lead-acid battery. Parang balancing kung napanood nyo yung sa mga lithium-ion na battery natin. Ganun, meron siyang balancing. So, binabalance niya rin yan. Ang tawag doon ay equalization para matanggal din yung mga build-up na crystal, sulfate crystal sa mga tingga niya. So, sulfation din siya, parang ganun. So, ang may equalization lang, yung lead acid tsaka sealed lead acid, yung gel type na battery, hindi yun ini-equalize, lalo yung lithium. Okay? Masisira yan pag in-equalization natin. Back boost. So, yung back tsaka boost, ang ibig sabihin lang naman yan, ganito. Typically, ang setup natin ganito. Kung 48 volt ang battery bank natin, 48 volt ang nominal lang panel natin. So, halimbawa, apat na 12 volt panel yan, naka-series. Naka-series din tong battery natin. Ang tawag dyan, halimbawa, ito yan, 100 watt na panel. Ang tawag dyan, back charging siya. So, typically, ganyan yung charge controller natin. Wala lahat sa step down. Pag back, step down. Pag boost, step up. Merong charge controller na kayang mag-charge ng mas mataas na battery bank na gamit ang mas mababang voltahe. Kapares nitong sample natin na to, 24 volt yung panel. Nagcha-charge siya ng 48 volt na battery bank. So, itong charge controller na to, nakita ko rin sa YouTube na kaya niyang mag-charge ng mas mataas na voltahe. Ang tawag sa kanya, boost charging. So, tamang-tama to sa mga ano, yung mga naka-e-bike. Pag yung typical na charge controller ginamit nyo, kailangan nyo ng apat na panel. So, sa mga e-bike, sa mga tricycle. So, ito isang option para makapag-charge ng mas mataas na voltahe. Okay? Yan yung boost charging. Maglalagay ako ng link sa video description. Mura lang yung mga charge controller na yan. So, yan yung boost charging. O, boost charger natin. O, tiyatawag din natin. Pag sabing boost, step up siya. Yung voltahe niya, kaya niyang taasan. So, panel connection configuration. Ganito yung setup ko. Apat na 100 watts na panel naka-parallel. So, ang ISC niya, 23.6 amps. Ang BOC niya, 22.6 volt.
So, pasok sa spec nitong charge controller na to na PWM. Okay. Pwede to hanggang 5 kasi magiging 29.5 amps. So, ayan na yung ISC, yung short circuit current natin na spec nung 100 watt na panel na pinakita natin kanina. Ibig sabihin, 30 amps charger to. At alam naman natin, hindi naman naabot yan, okay? Pero, mas maganda, sumunod tayo sa specs para walang aberya. Ayan yung sa 12 volt system, ganyan yung setup ko. Pero, pwede rin to sa 24 volt. Kapresent to, dalawang nakaseries na 100 Ah. Pwede siyang lagyan ng series na, so, dalawang series. Pag nakaseries yung dalawang panel natin, 5.9 amps pa rin siya, pero 45.2 volts. So, pasok to kasi ito na yung BLC o open circuit voltage na yan. Yan na yung pinakamataas niyang voltage. Kung titingnan natin kanina, hanggang 48 volt ang kaya nito. Maximum panel voltage niya, okay? Pasok siya. Tapos, walong 100 watts na panel. Naka-series to, tapos naka-parallel sila. Series parallel siya. Dalawang series, apat na parallel, okay? Ang current niya ay 23.6 amps, tapos 45.2 volts. So, pasok siya. Mas marami tayong mailalagay na panel kung mas mataas ang system voltage natin. Kapares ng charge controller na to, 1224 volts siya. So, 24 volt, mas marami tayong mailalagay na panel, okay? Hindi kaparehas nung 12 volt system natin, hanggang 500 watts lang tayo. Dito, hanggang 5 parallel tayo. Dalawang series, 5 parallel. Ibig sabihin nito, kung 100 watt isa to, nasa 1 kilowatt na to. Sa 12 volt system, hanggang 500 watt lang tayo. Hindi tayo pwedeng tumaas na dun. Ganun din sa MPPT. So, apat na 100 watts, apat na naka-parallel. Ganyan yung setup ko ngayon. Pwede rin to hanggang 5. Ito kagandahan sa MPPT. Pwede nating taasan yung voltage ng solar panel natin. Kakapares nito, 5 naka-series. Ibig sabihin, 5.9 amps lang siya. Pero ang voltage niya, 113 volts. Kaya ito ay hindi pwede. Kasi kung titingnan natin dito, ito yan, 40 amps ang charge controller ko ngayon. Hanggang 550 watts lang siya. Tapos, 100 volt lang. So, lagpas to. Hindi natin pwede i-set up ng 5 naka-series. Hanggang 4 na naka-series lang. Ang mangyayari, 5.9 amps, 90.4 volt. BOC na yon o open circuit voltage, pinakamataas na yon. So, ang kaganda naman sa setup na to, pwede natin siyang i-series na 4. 5.9 amps lang siya. Ibig sabihin, yung conductor natin, mula sa bubong, pababa ng charge controller natin, pwede nang mas maliit lang. Okay? So, diniscuss ko na yan, series versus parallel, dun sa nakaraang video natin tungkol sa solar panel. So, yan yung advantage niya talaga. Pero pagdating naman dito sa baba, hindi ibig sabihin yung 5.9 amps lang yan. Imumultiply niya yan. So, papalo pa rin niya ng halos nasa 30 amps. Naka-series yan, 400 watts. Divide natin sa 13.7 volt, yung battery voltage natin, yung sagad niya. O yung float voltage niya. 29.1 amps ang posibleng maging charging current natin. Okay, kahit 5.9 amps lang yan dito, i-convert niya ng MPPT para sa mas mataas na charging current. Kaya, hindi rin pwede tong apat na naka-series, dalawang parallel. Kasi, kung titingnan natin, pasok na pasok siya. Pero, magiging over na yan. Pag binalikan natin yung calculator natin, ayan ay 800 watts, dinivide natin sa 13.7, yung battery voltage natin na 12 volt, 58.3 ang posibleng maging charging current. So, lagpas na yun sa rating. Hindi naman yung masisira, pero malaki ang chance ang madetect niya na overcurrent. Tigil niya yung charging. Tingnan natin, ito nasa baba lang ng LCD niya, nandito lang yan. Kapares ito, ang model ko ay ML2-2440. Ibig sabihin talaga, hanggang maximum lang ako ng 550 watts sa 12 volt. Pero pag 24 volt, hanggang 1100 watts o 1100 watts. Okay? Tapos, ayan yung solar BMP natin. So, mas mataas din sa 24 volt. Meron tayong mga 24 volt na nominal panel. Nagsasample lang tayo sa pinaka-minimum lang para hindi kayo malito. Pero ganyan yung computation yan. Okay? Basta tatandaan natin, ito yung
charging current niya. 12 volt man yan o 24 volt, ito yung charging current niya. Charging current, ibig sabihin, yung lumalabas na sa kanya, hindi yung pupasok. Okay, gagana yung ganyan setup kung sa 24 volt system tayo. So, pwede tayong mag apat na series, dalawang parallel. Pero, hindi natin ma-maximize yung 1,100 watts. So, compute natin, ilang panel ba kailangan natin para makuha natin yung 1,100 watts. So, apat na 275 na panel. Merong 275 na panel. So, apat yun, pwede natin gawing apat na naka-parallel, dalawang series, isang parallel. So, pasok yun dito kasi 48 volt yun. Okay, halimbawa tong 275 watts na poly na to. Okay, ayan, meron siyang data sheet. Maganda. Meron pala sa Lazada nito. So, titingnan natin dyan yung BOC niya. 38.5 times 2 pag siniris natin yan. 77 volts. So, pasok sa 100 volt natin. Ito yung configuration natin sa dalawang 275 watt. Pwede siyang nakasiris. Ang magiging BOC niya ay 77 volts. So, pasok sa 100 volts ng charge controller natin na 40 amps. Okay. Bali, 550 watts siya total. Pero, pwede rin siyang nakaparallel. So, mas maganda kapag nakaparallel yung 38.5 volt ang BOC niya, pero 18.4 amps siya. So, mas malapit kasi yung solar voltage versus sa system natin. So, naka 12 volt system tayo, ibig sabihin, hindi siya hirap mag-convert. Pwede yung naka-series, pero i-expect natin dito na mas mag-iinit tong charge controller natin kasi mas malaki yung kukunin niyang voltahe para i-convert sa amperahe. So, depende naman yan sa kaso nyo. Kung kaso nyo talaga medyo may kalayuan talaga yung bubong para makatipid sa wire, o may mataas yung bubong, mahaba yung wire, mas maganda yung ganitong setup. Makakokorek naman natin yung pwede natin lagyan ng exhaust fan tong charge controller natin. Pwede natin gamitan na lang ng mga temperature sensor para kusang namamatay. O kaya bimetallic strip. Okay, so depende sa kaso nyo. Pinaka best practice talaga yung wire natin ng solar panel hanggat maaari maiksi papunta sa charge controller. Okay, ganun din sa 24 volt system. Ito pa rin yung 40 amps nating charge controller. So 24 volt yung battery bank natin. Pwede rin sa kanya 2 series, 2 parallel. So, total niya 1,100 watts. Mamaximize natin yung capacity niya. Pero may isa pang option din na pwede natin i-parallel lahat. So, pasok pa rin yun sa capacity ng charge controller natin na tong model na to. Expect natin na palagi na mas mag-iinit siya pag mas malayo yung BOC niya kumpara sa system natin, sa system voltage, sa solar panel voltage. Makakatipid tayo sa wire pero posibleng sa katagalan, mapuwersa yung charge controller natin. Pero, okay naman yan. Pasok yan sa spec niya. Ibig sabihin, kaya niya yan. So, consider lang natin yung pwede niyang i-generate na init. So, makikita naman natin yan sa conversion efficiency ng manual niya. So, 12 volt lang to. Makita natin pag 75 volt yung input voltage niya, ang baba. Ang baba talaga ng efficiency niya. Pero, nasa 90% para naman. Okay. So, 50 watt yun. Pero pag pumalo ng mga 250 watts, medyo tumataas na rin. Ayan yung ibig sabihin yung BMP, yung solar panel natin. So, yung isa, nasa 30 BMP lang tayo. So, medyo mataas ng konti yung conversion efficiency niya. Meron pa yan sa 24 volt. Maglalagay na lang ako ng manual nito sa video description. Check nyo na lang. So, huwag kayong malilito dito. Nung una, nalito rin talaga ako dito. Pero, pag tingnan natin maigi, nandiyan naman lahat. Nakalagay naman dyan kung ano yung spec niya. So, titingnan natin yung manual. Sa ngayon, yan na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana nagustuhan nyo to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa baba. Maglalagay ako ng link sa video description ng mga pwedeng bilihan ng charge controller. Okay?